Hello everyone, this is Kathy Herman and welcome back to my channel. Today's video is gonna be about the grocery haul. Actually, dapat 2 days ago pa ako nag-vlog nito. So, marami ng mga nabawasan dyan dahil ang 3 kong anak, hindi po napigilan nabawasan ang mga chichirya. Alam mo na yan, katulad nito. Itong stick ko, ayan, bawas na. I will try my very best to search for the prices and put them on the screen. And for your reference, sa Mercado UP Town Center po kami nag-grocery. Okay, so if you want to know what we bought, then please keep on watching. Let's start with this Muscovado sugar from the brand Naturally Processed Marisco. Ayan. I use this for my coffee every morning. Okay, next, I add brown sugar from Equal. Ayan. Ilang kilo to? 1 kilo. Okay, we use this for baking our cookies or pag nagluluto ako, brown sugar ang madalas kong ginagamit, hindi white. Next naman ay Hermano. Hermano refined sugar na 2 kilos. Ayan, hindi kami pwedeng maubusan ng asukal dito sa bahay kasi yung mga anak ko mahilig mag-Milo at ang Milo nila ay nilalagyan nila ng sugar. Ayan, my eldest daughter is here beside me. She's helping me to vlog. Ayan, ang kamay niya. Next naman ay ang Nissin Ramen Spicy Hot Beef. Ayan. Mahilig ako sa mga ano guys, mga iba't ibang instant noodles at saka cup noodles. Mahilig akong sumubok ng mga iba't ibang klaseng brand to find out which is the best one. We already tried this and it's good. Yeah, actually masarap siya. Hindi rin siya ganun kaanghang, tama lang. For me ah. Next naman ay ang ramen kimchi, Korean kimchi flavored noodle soup. Ayan, from Samyang. Ito, hindi ko pa natatry ito. So, we have yet to find out if this is masarap or not. Next naman ay ang paboritong-paborito ng bunso kong anak na si Daniel. Ayan, ang red pasta. Sobrang favorite niya to. Actually, may isa pang variant ito, yung carbonara. Pero mas gusto niya talaga itong pasta express. Every time na ano, recess niya sa online classes, she requests for this pasta. At syempre, hindi rin mawawala ang paborito ng lahat, ang Lucky Me Instant Pancit Canton. Ako gusto ko yung extra hot, ano ba to? Extra hot chili flavor. Yan, sobrang favorite ko to. Kung hindi ito, yung sweet chili flavor. Next naman ay ang Pancit Canton na original. Original flavor. Ayan, para sa mga baguettes na to. Ito ay ang Nissin Cup Noodle Spicy Pork Tonkatsu Flavor. Ayan, masarap to guys ah. Meron siyang parang lasang peanut, no? May pagka-peanut siya, tapos very creamy yung soup niya. Pero ang ayaw ko lang dito, nagiiwan siya ng weird na aftertaste that will like last for the whole day. Para sa akin ah. So, gusto ko yung flavor niya while eating it, pero the taste that it leaves afterwards ay medyo hindi ko gusto. Kaya after I eat this, nagtutoothbrush na ako kaagad para mawala yung aftertaste nito. Pero all in all, okay naman siya. Then we also have this from Samyang again, the hot chicken flavor ramen big bowl. Yan, cheese flavor siya. Ayan, nilalagyan to ng mainit na tubig tapos i-drain din siya kasi para siyang canton type. Ayan, hindi ko alam kung bakit nabili ng asawa ko to. I specifically asked him to grab the noodle soup, yung nilalagyan ng water. Pero siguro hindi na nakita na ano pala to, canton type. Sobrang anghang nito guys. I mean, mahilig na ako sa manghanga pero naanghangan ako dito sa variant na to. Okay, next naman ay ang Lucky Me Hot Cheese
Ramyun Authentic Korean Spicy Seafood Noodle Soup with Cheese Flavor. Napakahaba ng pangalan. Ano po? Ayan. Natikman ko na rin to at masarap siya. Yun lang ang sasabi ko. Masarap siya. Next naman ay ito ang sinasabi ko sa inyo. Yung napaka pinaka-favorite ng anak kong bunso na si Daniel. Itong Nissin Cup Noodles Hot Creamy Seafood Flavor. Ayan. Sobrang sarap nito, guys. Kahit ako, gustong-gusto ko to. At saka masarap din siyang lagyan ng ano, yung sesame na spicy chili oil. Yun nilalagay sa ramen. Ayun, masarap din siya. Next naman ay ang Lucky Me True to Taste Bulalo Beef Bone Marrow Flavor Instant Noodle Soup. Ayan. Ito, masarap din to. So, if ever nagutom ka, wala pang ready na food, o kaya pag nagising ka ng madaling araw, tapos bigla ka nagutom, you just put hot water inside and you're ready to go. Okay, next naman, kung yung kanina ay bulalo, ito naman ay ang spicy bulalo. Ayan. So, same variant, pero ano lang, different spice level, kumbaga. Next naman ay ang Lucky Me Jampong Authentic Korean Spicy Seafood Noodle Soup. Ayan, masarap din to, guys. Hindi rin siya super anghang. At ang next naman ay ang puro cup noodles tayo, guys, ngayon. Ang Lucky Me Seafood Instant Noodle Soup More and Better New Improved Toppings. Ayan. Okay, so proceed naman tayo dito sa Coffee Mate. Ayan, hindi pwede mawala ang Coffee Mate because I always put cream in my coffee. This is 450 grams Coffee Mate. Ayan. Next naman, dun sa grocery vlog, grocery shopping vlog ko, pinakita ko dun, ang daming mga klaseng coffee dun sa may merkado sa UP Town Center. Pinakita ko yung mga iba't ibang klase ng coffee na meron sila doon. And ang isang pinili ko ay itong Culture Blends Belgian Delight Choco Mocha Smooth Coffee with the Indulgent Taste of Chocolate. Ayan. So, marami silang klaseng blends ng Culture Blends na ito. Meron yun from the US, American Blend. Meron din silang Italian Blend. Tapos, ano pa ba yung iba? Nakalimutan ko na. Basta if you wanna see, puntahan nyo lang yung grocery shopping vlog ko. Nandun yun. Okay, next naman ay ang favorite variant ko sa may Nescafe Cafe Creations. Itong caramel latte. Ayan. Meron din silang double latte. Tapos meron silang black coffee roast. And they also have the mocha latte. Pero itong pinaka nagustuhan ko sa mga variants na meron sila. Next naman ay ang Gourmet Farms Coffee Hazelnut Blend in Medium Dark Roast, Masterfully Roasted. Ayan. Next naman ay ang Devondale Full Cream Pure Milk. Ayan, hindi kami pwedeng maubusan ng gatas dito sa bahay kasi yung mga anak ko, mahilig sila sa gatas. Ayan. Next naman ay ang Ceres, tama ba na? Ceres o Ceres? 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 I don't know. Basta ito, Ceres. Yeah. This is apple juice, 100% fruit juice, no sugar added. I don't know if it's true. Kasi, you know naman, hindi tayo pwede masyadong magtiwala sa mga labels. Pero, well, it says here, no sugar added. Masarap to. Paborito to na mga anak ko. Yan. Ako din. Gusto ko din to. Next naman ay ang Harvey Fresh or Harvey Fresh, however you pronounce it. Orange juice to. Ito yung favorite ko na brand ng orange juice kasi hindi siya masyadong matamis. Ano siya? Maasim siya, no? Maasim siya. Yun yung gusto ko sa orange juice eh. Ayoko yung masyadong matamis. Gusto ko yung parang freshly squeezed lang. Next naman ay ang Minute Maid Fresh in Orange Flavor. It says it has B vitamins. Ayan. Paborito rin to ng mga bagets. Kahit yung panganay ko, adult na, pero paborito pa rin to. Ayan, so lagi kami merong
Minute Maid sa ref. So whenever they want to drink something, they can get it straight out of the ref and be refreshed. Okay, so ito naman ay ang Dutch Mail. Ayan, we have 2, 4, 6. Paborito to ng bunsong anak ko. We have the strawberry juice, the super fruits. Yan, mixed berry siya. Tapos yung isa naman ay ang yogurt drink with mixed fruits juice. Ayan. Next naman ay ang Yakult. Ayan. Yakult, hindi rin pwede mawala dito sa bahay yan kasi gustong-gusto ng mga bagets. Siyempre, once a day lang, no? Para kontrolado din, pero once a day nga lang ba? Once a day lang. Kasi mahirap din masobrahan ito kasi this is live, ano, live probiotics. Okay, next naman ay ang Nesty Lemon Black Tea. Ayan. Lagi din kami may ganito. If ever we want something sweet to pair with, ano, a sweet drink to pair with the ulams. Next naman ay ang Milo Promo Twin Pack. Ayan siya. Okay, so proceed naman tayo sa mga canned foods. We have here the Suri? Suri? Suri po! Suri! The Suri Extra Rich and Creamy Coconut Cream. Ayan. I already tried using this sa pagluluto ng mga ginataan at okay naman siya. I use this mostly pag maramihan yung niluluto ko kasi this is very, very rich. Kumbaga, pwede mo siyang dagdagan ng water pa to extend it. Pero ang pinaka-paborito kong gata talaga ay ang Coco Mama. Ayan. Very natural yung lasa niya. We also have the Jolly Pure Goodness Mushrooms Pieces and Stems. At ito naman ay ang Whole Champignons. Ayan. So, itong pieces and stems, ginagamit ko usually sa spaghetti, sa mga pasta, ganyan. Ito naman, ginagamit ko siya, yung mga buo, ginagamit ko siya sa mga ulam, like beef with broccoli. Next naman ay ang paborito namin na Pure Foods Corned Beef. Ayan, ever since talaga, ito yung paborito. It's either lalagyan namin siya ng diced potatoes, o kaya minsan sayote, bagyo beans, ganyan. Kahit ano, pwede mong ihalo dito. Sobrang sarap. Next naman ay ang Century Tuna Flakes in Oil. Ito, ginagamit ko to pag gumagawa ako ng tuna spread for the kids' sandwiches. Ayan. Next naman ay ang hindi rin pwede mawala dito sa bahay. Ang Libby's Vienna Sausage. Ayan. Sobrang gustong-gusto ng mga bagets to. At saka hinahalo ko din to minsan sa minuto, ganyan, sa mga ulam. O kaya sa chicken pastel, I also put this if I want to make it a bit more special for the kids. Next naman ay ang San Marino. Ayan, sobrang sarap nito guys. Natikman nyo na to. Well, matagal na to sa market pero ang sarap nito kasi para siyang ano eh, parang meron siyang flavor of atsuete. So, ngayon ko lang nakita na meron pala sila spicy na variant. Next naman ay ang Unipack Imported Mackerel in Natural Oil. 200 grams naman each to. Ayan. Pwede nyo yung lagyan to ng itlog, yung scrambled egg, tapos sibuyas at kamatis. Masarap yun. Igasa mo sa sibuyas, kamatis, tapos lagyan mo ng egg. O kaya pwede ka rin naman na hindi mo na inulutuin, tapos lalagyan mo ng fresh onions. Ay, ang sarap nun, girl. Tapos lagyan mo ng calamansi. Ang sarap, sis. Next naman ay ang Ram's Cooked Dry Peas. Ayan, usually naglalagay ako nito sa kaldereta o kaya sa afritada. Next naman ay ang Ligo Sardine. Meron dito yung regular flavor, tsaka yung spicy one. Ang ginagawa namin dito, nilalagyan namin ng sibuyas, kamatis. Ay, saba pala ito. Saba yung, saba sardines pala itong isa.
Ito, meron din tayong Hans pork and beans na 175 grams. Ayan, paborito rin to ng aking pamilya. Pangdagdag sa breakfast pag nagkulang. Next naman, ay ito, ngayon ko lang nakita to sa grocery kasi as in, ang tagal ko nang hindi nag-grocery. Ngayon lang ulit. The last time I went to the grocery before this one was, I think, last year. Mga last year. Ayun. So, ngayon ko lang nakita itong Century Tuna. Ito ay flakes in... Ano to? Flakes lemon butter. Ayan. So, hindi pa namin natatry ito. Balitaan namin kayo kung masarap o hindi. Pero I'm sure masarap to. Ito naman ay ang Century Tuna Flakes Salpicao. Ooh, masarap to ah. And then, ito naman ay Flakes Chili and Lime. Yum. Pangalan pa lang, masarap na. Next naman ay ang Spanish Style Sardines from the brand 555. Ayan. Pwede nung ihalo sa pasta to, yung spaghetti noodles. Masarap to, parang ano, parang shala-shala na yung pasta na yung pag nilagyan nyo nito. Very sophisticated na pasta. Pero, ito lang yun, di ba? Next naman ay ang 555 Squid. Ayan. Ngayon ko pa lang to susubukan. Kasi lagi ko nakikita si... Before sa mga old vlogs ni Mama Ann Clothes, si Mama Ann. Mahilig siyang kumain ng squid na... A canned squid. Next naman ay ang... Ram's Wheat Mixed Pickles. Ayan, ito yung mga sliced na pickles. Ayan, I don't know. Ayan. Nakikita nyo. Sliced na pickles siya. Gusto ko sana yung naka-mince na siya, pero wala eh. Walang available. So, I bought this na lang. Ako na lang mag-mince. Ginagamit ko ito sa potato salad. Next naman ay ang Hero Strawberry Jam. Ayan. Hindi rin pwedeng mawala ang jam dito sa family namin kasi ang mga bagets ko, mahilig sila sa peanut butter jam sandwich. Ayan. Ito naman ay ang Cheese Whiz, the ever favorite Cheese Whiz, ang palaman ng bayan. Next naman ay ang all-purpose flour from White King. Ayan. Yung anak kong lalaki na si Dale, mahilig mag-bake yun. Kaya hindi kami pwedeng mawalan na flour. Next naman ay ang McCormick Creamy Garlic Perfect Pasta Sauce Mix. Ayan. So, ito, madali ang to na pasta. Kung wala ka masyadong oras magluto, all you have to do is cook your spaghetti pasta. And then, you put this in the pan with some, I think, some water. Ito, dissolved creamy garlic perfect pasta sauce mix in milk. Oh, okay, milk. And heat in a saucepan. Stir constantly and bring to a boil. And then, serve over freshly cooked pasta. So, 5 minutes, tapos ka na. May pasta ka na, di ba? Meron din dito ibang variant ng para sa pasta. Ito naman ay McCormick Pesto Perfect Pasta. Ayan. Masarap din to guys. Nasubukan ko na yung creamy garlic tsaka ito. Okay siya. What I do is I pair it with griddled chicken breast o kaya chicken thigh fillet. Pwede ring fish fillet or pwede actually kahit anong gusto mong ilagay. Pwede. Ayan. Next naman ay ang paborito ng aking bunsong anak. Actually, lahat sila. Yung lahat ng tatlong anak kong paborito, itong Korean fried chicken, soy garlic, and spicy na recipe mix. Ayan. Sobrang dali lang gamitin ito. May mga steps naman to eh. Ito yung step 1. So, ako, gumagamit ako ng 500 grams of chicken wings for 1 pack. So, these two can make 1 kilo of chicken wings. Tapos, iko-coat mo yung chicken. Yung chicken wings, iko-coat mo using this. And then, you deep fry it, and then after that, you put it in a bowl na may takip, ilagay mo yung sauce, ilagay mo yung fried na chicken wings, tapos imimix-mix mo siya para ma-coat lahat ng chicken wings ng special sauce nito. And then you have Korean fried chicken wings. Next naman ay ang ice spice na black pepper powder. Ayan, this one has 100 grams.
Ito naman, wala akong nahanap from iSpice na brand na cracked pepper. Kaya ang kinuha ko is yung from UFC. Ito. Ayan. Tapos ito naman, iSpice na black pepper na buo. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang Nor sinigang mix. So, kumuha ako ng dalawang sinigang sa sampalok na original at dalawang sinigang sa sampalok, siyempre, pero may gabi. Okay, dito naman tayo sa mamaya na to. Sige na lang, sabi ng panganay ko, anong ko na daw yung steak ko kasi gusto niya na daw kainin yung tira. Siya din ang kumain kagabi. Actually, sila tatlo. Ayan, ito po ang steak ko. Nabawas na po. Then we also have the Knorr cubes na chicken and beef. Ano ba? Ayan. Chicken and beef. So, ito naman ay ang pork variant. Pero ito, mayroon siyang free na... May free siya na, ano, bihon. Pansit bihon sa likod. Kaya, ayan, kinuha ko to. Kasi sayang din man yung free, no? Next naman ay ang paboritong mayonnaise ng aming pamilya, ang QP. Mayonnaise Japanese style. This one has 300 grams. Ayan. Ginagamit namin to sa tonkatsu. Next naman ay ang Jufran Red Hot Chili Sauce. Ayan. Usually, kaming mag-asawa ang gumagamit nito kasi gusto nga namin na manghang. Next naman ay ang Kuratsoy. Kuratsoy Extra Hot Spiced Natural Coconut Vinegar with soy sauce, best with tokwa, barbecue, steamed, grilled, or fried meat, poultry, and seafood dishes. This one has 250 ml. Next naman ay ang Lady's Choice Real Mayonnaise. Ito yung biggest pouch nila, 470 ml. I don't know if there's a pouch bigger than this, pero ito usually yung binibili ko. Kinagamit ko to sa potato salad, o kaya sa chicken macaroni salad, sa tuna sandwich spread, mga ganyan. Next naman ay ang Lee Kum Ki Panda Brand Oyster Sauce. Ayan, hindi ako pwedeng mawala nito. Actually, ginamit ko na ito kahapon sa beef with broccoli and mushrooms. Ayan, may free siya. Nakasamang Lee Kum Ki na sesame oil na 115 ml. Ayan. Ito, meron na tayong white rabbit. Ayan, paborito din ng mga bagets to. This one has 100 pieces and it's 460 grams, as you can see. Hindi napigilan at may dagang nagbukas. Alam mo, masarap to, guys. Pero di ba may white rabbit na yung nakakain yung wrapper niya sa loob, yung wrapper ng candy, ito hindi siya nakakain, guys. Sinubukan namin. Hindi pwede. Next naman ay ang Crostini Soft Bread Roll with Choco Hazelnut Cream Filling. Ito, masarap to, guys. Legit na masarap. If you want a quick pastry, sweet pastry snack, you can go for this one. Masarap din to pag tinap niyo sa microwave for around 15 to 30 seconds. Para mag-melt yung chocolate niya sa loob. Sobrang sarap. Next naman ay ang Cloud 9. Ang paborito kong chocolate nung kabataan ko. Ayan. Ito naman ay ang Pochi Strawberry Cream para kay Bunso. Ayan. Favorite niya ang mga gummy candies. And one of her favorites is this Pochi Strawberry Gummy Candy. Diba, darling? Andun si Daniele. Next naman, we have the Nova Multigrain Sweet and Chili Flavor. Ayan. No need to say more. Ayan. Hello po! Hello! Hi everyone! Kamusta po kayo? Ako po si Danielle, ang umuubos ng chichiria. Ayan. Manghuan na... Anong flavor to? Especial Sukat Sili. Ayan. Ito yung no pork na chicharon. Pero lasa talaga siyang chicharon. Masarap to, guys. Oishi baked nut fried na potato fries. Ayan. As you can hear, meron na naman nagbubukas na chips. Definitely not me.
Ito naman ay tomato ketchup flavor. Ayan, tomato ketchup flavor. Masarap lang to, guys. Oo. Approved ng mga anak ko to. Legit na masarap. Ito naman ay ang chicharon ni Ma'am Juan. Classic chicharon. Ayan. Meron din tayong boy bawang cornet na hot garlic flavor at chili cheese flavor. Ayan. Ang paborito namin binibili sa may merkado sa UP Town Center ay ang Swedish loaf. Ayan. Masarap to, guys. Then we have itong cinnamon roll. Masarap din to, guys. Cinnamon roll siya. Meron siyang raisins sa loob at saka parang walnuts. Next naman ay ang Femme Decor 12 Rolls Bathroom Tissue. Ayan. Ilang ply ba to? 3 plies. Ito, guys, ano, recently na-discover namin ang Kala. Basta nakita ko sa mga vloggers itong Kala. Mabango siya at matagal mawala yung amoy niya. So, this one has 1 liter in it. Tapos, Pink Paradise yung variant niya. Marami silang klaseng variant. May calamansi, may sunny blue, ganyan. Highly recommended, guys. Mabango at matagal mawala ang amoy sa mga damit. Ito naman ay ang Cream Silk. Yan. Ang favorite hair conditioner ng buong pamilya. Ang Cream Silk Triple Keratin Rescue Ultimate Straight Ultra Conditioner. Ayan. Next naman ay ang shampoo. We use the Head & Shoulders Smooth & Silky. Moisturizes hair from root to tips. Ayan. Mabango to, guys. Amoy ano siya, parang baby powder, no? Parang baby powder scent. Very feminine scent na not too strong. Okay, next naman ay ang... Ay, ito. Recommendation to ng isang friend ko na si Ses Megumi. Hi, Ses Megumi! Shoutout sa'yo if you're watching. Ayan, sabi niya maganda daw ang Kotex. So, kumuha ako ng 2 pack na 32 centimeters for night use na Kotex Lux Ultra Thin with Wings. May 8 pad siya sa loob. Sabi dito, luxurious skin, comfort, and protection. Ayan. Ang cute ng packaging, guys. Ayan, oh, even the pads itself, yan. Maano siya, maganda yung packaging niya. Okay, so this one is for night use. Ito naman ay for... day and night use naman to. 28 centimeters to at may free na 2 pad siya. Ayan. Obviously, mas manipis to kasi nga for day and night use to. Ito mas makapal kasi for night use. Next naman ay ang Off for Kids na anti-mosquito lotion kasi ewan ko ba, maraming lamok minsan dito sa amin. So, lagi kong pinapagamit yung mga bagets ng anti-mosquito lotion para hindi sila makagat kasi mahirap na magka-dengue lalo na sa panahon ngayon, mahirap ma-hospital, guys. Diba? Ito naman ay ang Safeguard Natural Detox na Tea Tree Face and Body Bar. Ayan. Mabango to, guys. At saka masarap din sa skin. Next naman ay ang Big or BIC Twin Lady Precise Shave. Tatlo ang laman nito. Ayan. Next naman ay ang hindi pwede mawala dito sa bahay, ang wet wipes. Ang madalas kong binibili ay ang Sunnycare na cleansing wipes enriched with aloe vera and vitamin E. This has 80 sheets inside. And next naman ay ang Green Cross na Total Defense 5-in-1. Yung maliit na alcohol spray para pag may lumabas, eh, you can just put it inside your bag and it's, ano, madali lang siyang dalhin, madaling kunin. You can spray your hands with alcohol or anything you need to spray with alcohol anywhere, anytime. Kasi sa panahon ngayon, guys, huwag niyong kalimutan magdala ng alcohol kahit saan kayo magpunta and always wear face mask. Ayan, it's better to be safe than sorry, di ba? Okay, so dito naman tayo ngayon sa mga frozen breakfast. We have here the Sea King Boneless Milkfish Bangus Marinated Hot
spicy, the original spicy blend, ayan. Meron siyang dalawang bangus sa loob, ayan. Next naman ay ang paborito at bawas na na Pure Foods Crazy Cat Nuggets. Chicken nuggets to. Paborito to ng bumunso kong anak, pero gusto rin ng dalawang teenagers ko to. Ayan, mabilis lang maubos sa amin to. Meron siyang barbecue sauce included. Next naman ay ang CDO Chicken Franks Cheesy. 250 grams to. Ayan, ano, masarap to guys. First time namin sinubukan to and nagustuhan ng mga bata. Masarap siya. Next naman ay ang Argentina Beef Tapa. Ayan. Siyempre, ang hindi pwede mawala, ang tender juicy, paborito ng lahat ng mga bata dito sa Pilipinas. Then we have the bacon ng, ano to? McKenny Belly Bacon. Ayan. Sometimes, binibili din namin yung Pure Foods na maple glazed or honey glazed ba yun? Pero ito yung mas madalas namin binibili. Next naman ay ang paborito namin, tocino. Ang CDO Fantastic. Ayan. Kasi ano to, wala ito masyadong taba-taba. Yung mga ibang brands kasi mataba eh. Ito, medyo hindi masyadong mataba. Next naman ay ang Pure Foods Cooked Ham. Ayan. Next naman ay ang Cheese Boy na bukas na. Ito ang madalas namin bilhin na cheese kasi mura siya pero masarap. Marami na rin laman. Ito ay shredded processed mozzarella and cheddar cheese. 350 grams na siya. Ginagamit namin ito pag nag-DIY kami ng pizza. Ito naman ay ang same brand, Cheese Boy na grated processed parmesan cheese. Ayan, we use this for our carbonara, for our spaghetti and lasagna or whatnot. Ayan. This one has 350 grams as well. Meron din tayong dito ang Magnolia Quick Melt. Ayan. Kinagamit ko to pag nakakaldereta. I put cubes of the quick melt cheese inside the caldereta para mas lalong sumarap ang caldereta. We also have the ano to? Che Vital na slices, cheese slices siya. So we use this for making sandwiches. Meron din tayong ano, buttercup, itong rich tasting margarine. Ginagamit namin to pag nagbe-bake. Ito kaya yung baker's best ang ginagamit namin kasi ang mahal na mga iba eh. So ito ang madalas namin ginagamit, o kaya yung baker's best. Then itong Queensland naman na pure creamery butter. Ito ang ginagamit namin sa mga sandwich o kaya sa cooking pag kailangan ng butter sa pagluluto. Itong Queensland ang ginagamit namin. Ito so far yung nakita kong pure butter na pinakamura doon sa merkado sa may UP Town Center. Okay, so that's it for our grocery haul. I hope you enjoyed. If you did, please don't forget to thumbs up, leave a comment below, and subscribe to our channel. This is your Mami Kat, now signing off. To our next one! Bye guys!